sa isang masayang balita. Nung nakaraang buwan, inanunsyo po ng city government ng Borongan Samar or Borongan Samar, pero sa amin Borongan tawag namin dyan, na ang nagpagbibigay tulong pinansyal sa mga eligible persons with disabilities o PWD. Ay, ang galing. Ang alinsunod po ito sa bagong ordinansa sa syudad na magbigay ng cash allowance, wow, na 3,000 piso kada taon sa mga PWD. Ayon sa city government, higit sa 1,000 registered PWDs ang makatatanggap ng cash aid ngayong taon. Yay! Saludo! Good job! Aba, dapat nang tulungan yung mga kababayan nating PWD. Pero alam nyo bang, marami rin tayong matututunan mula sa kanila. Isa na rito ang panauhin natin ngayong umaga, umaarangkada sa mundo ng sining. Let's welcome all the way from San Pedro, Laguna, ang visual artist na si Sir Bermin Rigor. Good morning, Sir Berms! Good morning po. Kumusta ang umaga nyo? Okay naman po. Nahirapan ba kayo magbiyahe o madali naman? Sino kasama nyo ngayong umaga? Yung nanay at tatay ko po. Ayan, ang pangalan nila? Lorna po at Bernard po. Oh, Lorna and Bernard. Hi po. Magandang umaga po. Maraming salamat po. O ngayong umaga, batiin nyo muna, Sir Berms, yung mga nanonood sa atin at mga nakikinig sa radyo. Good morning! Good morning po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa programang ito. Yes! Eto na, Sir Berms. Unang-una kong tanong sa inyo. Nandito po kasi ngayon itong mga obra. Ha? Dala-dala po sa atin ni Sir Berms. Ay, gusto naming malaman na isa-isa yung kwento nito. Mag-start po tayo dito sa itong sa nasa aking tabi, no? Nasa kanang bahagi ko po, no? Ano po ang kwento nitong obra na ito, sir? Ano po kasi po, bali po, ang pinangalan ko po dyan is Heartist kasi po. Heartist? Apo. Kasi po yung pagmamahal ko po sa sining, sa art. Mm-hmm. Bali, dyan ko po binasa yung art ko na yun. Mm-hmm. Yun po. Okay. At makikita natin ha, na iba-iba yung mga kulay. Yes. May itong nasa kaliwa, ano naman po ito? Itong parang duck. Po siya, no? O bakit naman po yan ang napili niyong ipe? Kasi po ano, dyan po ako pinagli nung mother ko nung maliit po ako. Yung pinagbubuntis niya po ako. Oo, parang yun yung kanyang, parang laki niyang apo, yes, ina-adore, ganyan. Apo. At yung nandun naman sa kaliwa, yung pinakadulo, ano naman po yung meron doon? Ano po yun, kasi parang, ano yung sabi kasi nila na swerte daw yung kabayong Lucky Horse daw yun po. Ah, basta yung mga kabayo. Alam mo yung mga ganyan. At nakita ko, yung style mo ay makukulay. Bakit makukulay? Bakit pinagsasama-sama mo ito pang magagandang kulay? Kasi po, inahinitulad ko po yung mga gawa ko na parang kagaya ko po ng pagtapos po ng ulan, yung nakikita ang mga rainbow. Sumasaya po tayo doon kapag nakikita natin. Napaka-positibo mo, Berms. Ano, napaka-positibo mo. Formal ka bang nag-aral ng art? O ikaw lang ang kusang nag-aral ano ng po, art? Ano po, bali self-taught lang po yung ano ko po. Ang husay mo. Nahirapan ka ba makahanap ng sarili mong style or naging madali sa'yo itong paggawa mo ng iyong mga art? At gaano katagal ang ginugugol mo sa isang artwork mo? Ano po, minsan po, ano, mga apat na araw. Wow! Ganun po. Mm-hmm. At sino-sino ang mga nagiging suki mo dito sa iyong mga obra? Marami na rin po akong naging ano kliyente, yung iba po mga nasa ibang bansa. Oho. Gusto na yung malaman, ano yung ginagamit mo? Yung mga paa mo ba? Apo, yung paa ko po. Mga paa ko po. Sanay na siya? Apo, yun. Talaga? Tapos, paano po? Ayun, pinapakita. Actually, hindi ko alam, pinavalo yata kita. Kasi napakagaling nito. Makikita ko ngayon, pinapakita ko ngayon sa ating mga monitor kung paano niya ginagawa. So, nakaupo po siya sa kanyang wheelchair. And then, ano yun? Table. Tapos, yung paa mo talaga yung nagaganda. Yes, para pag tinitingnan namin, parang ang dali-dali. Opo. Sa'yo, madali na sa'yo. Sa akin po, kasi medyo nasanay na rin yes. po. Yes. Okay. Siyempre, dahil sa kondisyon na meron ka, gusto naming malaman, ano ba yung mga challenge na nararanasan mo, Sir Berms? Kasi po, hindi po tulad sa normal na artist na kaya niyang mag-iba-iba ng pwesto. Ako po kasi nasa isang pwesto yes, lang. Yes, oo. Kaya po, ako po talaga yung nag-iisip ng paraan. Masakit talaga yun sa likod, ano? Yung sa katawan mo. Yes po. Mm-mm. Yun, isa pa rin po yun na hindi ko po masyadong naitututok yung mata ko dun sa mismong painting. Kaya
madalas po yumuyo ko po talaga ako ng maigil. At masakit sa likod yes, yun. Po, po. Okay, so gaano katagal kang nagpipain? Para maging okay ka naman at hindi ka naman talaga mapapagod ng gusto. Ano po, bali inaano ko na lang po yung time ko na 2 oras sa umaga, tama, tapos tama. 2 oras sa hapon, ganun po. Hindi po yung dire-diretso kasi po talagang mahirap po para sa akin. At syempre, napapanood ka na sa social media. Opo. Anong mga nagiging reaksyon ng mga nanonood sa'yo? I'm sure nabibigay ka ng inspirasyon sa kanila, opo, no? Opo. Marami pong ano, na marami pong nagsasabi na maganda daw yung mga gawa ko. True. Ang gaganda. Okay. Ano po yung nagbibigay sa inyo ng lakas? Para magtuloy-tuloy, gawin nyo yung mga ginagawa nyo ngayon at hindi kayo sumusuko. Siyempre po yung pamilya ko po, yung nanay at tatay ko po, na mula po pagkabata, inalagaan po kami. Totoo. Para, at mahal na mahal opo, ka, no? Opo, yes po. Parang sinusuklian ko po yung mga ginawa nilang sakripisyo para sa aming mga magkakapatid. Ilan ba kayo lahat ng magkakapatid? 4 po. Ako po yung panganay. Yun! Ano po ang maipapayo nyo sa mga katulad nyo rin pong may PWD? Na ano, na wag lang silang panghinaan ng loob. Mm-hmm. Kung mahirap man sa umpisa, ganun talaga na... Pero naniniwala ako na walang binibigay sa atin yung nasa taas na hindi natin kayang lagpasan. Mm-hmm. Na merong rason kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Yes! Mundo. At merong rason bakit may ganyan kang opo, napakagandang talent, ano? Opo. Nagagamit mo siya. Maraming salamat, Sir Berms! Isa po kayong inspirasyon. Opo. Thank you so salamat much. Po. God bless you po. At sana po magtuloy-tuloy pa ang marami pang obrang ibibigay nyo.